Taurus, eto naman po yung mensahe sa inyo ngayong first week of December 2022. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. Tignan natin kung ano ang mensahe sa'yo. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus Spirit Guide. Ano po ang mensahe natin for Taurus ngayong first week of December? Meron tayo ditong number 9. Okay. Okay. Ingat kayo kasi pwedeng meron kayo makaaway dito pagdating sa usapang pera. Okay? Pwedeng conflict ito pagdating sa pera. Yung iba naman sa inyo, kung may hinihintay kayo na bayad, ganyan. So, pwedeng malate yung taong to. So, medyo, alam mo yung maiinip yung iba sa inyo. Ayan, tignan natin. Basta usap ang pera to yung iba sa inyo. Conflict pagdating sa pera. Number 41, Spirit Guide. Ano pa po? At number 1. Ayan, yung iba naman sa inyo, parang pagod na pagod kayo ngayong first week na ito. So, pwedeng sobrang hectic ng schedule ninyo sa trabaho. Or kung ano man itong pinagkakaabalahan ninyo, magiging sobrang busy po kayo. So, sinasabi ni Universe na ingatan po ang health kasi pwedeng yung iba sa inyo magkasakit ba, magkatrangkaso, ganyan, sipon, ubo. So, ingatan ninyo yung katawan ninyo. If need nyo ng rest or drink lots of water ngayong week po na ito. So, check natin. Yung iba naman sa inyo, parang may problema kayo sa mata. Pwedeng nalalabo yung mata ninyo kasi pwedeng, ito may mapupuwing, ano pa. Pwedeng lagi kayo nakatutok sa screen, ganyan. So, pahingan nyo yung mata ninyo as much as possible. Basta meron lang din naman kayong time. Or you make time para ipahinga yung mga mata ninyo or yung katawan ninyo. So, tignan po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Taurus, meron po tayo dito number 32. Ano pa po, Spirit Guide? Ano pa po ang mensahe natin for Taurus ngayong first week? Meron tayo dito number 45. Okay, so kung meron po kayong hinihintay dito na promotion, okay, meron nga kayo, yung iba nga sa inyo, hinihintay ninyo yung parang sweldo ninyo. Parang medyo malilate siya ngayong first week na ito. O, para bang, sabihin natin, parang papabalik-balikin kayo. Yun yung nakikita ko dito. Kung meron naman kayong papers na inaayos, ganun din yung gagawin sa inyo. So, medyo mabubwisit talaga kayo dito, Taurus, ngayong first week. Kasi parang alam mo yun, nag-e-effort ka naman. Hindi ba nila nakikita yung effort mo? Parang ganyan. So, tignan natin. Yung iba sa inyo, pwedeng ma-allergy kayo ngayong first week na to. So, ingatan ninyo kung saan kayo may allergy. O kaya naman mag-face mask kayo kapag lalabas kayo kasi pwedeng sa alikabok ito. Check natin pagdating sa trabaho, Taurus. Spirit Guide, pagdating po sa trabaho ni Taurus. Kamusta naman po ngayong first week? Okay, energy po is 4 of Wands. Ayan, maganda naman yung energy pagdating dito sa trabaho ninyo. Marami po sa inyo ay talagang sabihin natin, ayan o, pwedeng mayroon kayong inaayos na events, Taurus. So, pwedeng busy kayo ngayong week na ito. Tapos, nakikita ko din dito na pagkakatiwalaan talaga kayo ng mga boss ninyo. O kaya naman kung meron po kayong, sabi nga natin, may events kayo, pwedeng kayo po yung punong abala dito sa events na ito pagdating sa inyong trabaho. Pagdating naman sa bahay, meron tayo ditong the moon, yung iba po sa inyo, parang madilim pa lang, umalis na kayo, tas uwi kayo, gabi na din, madilim na. So parang nawawalan kayo ng time dito with your family. Oo, so parang alam mo yun, nawawala yung quality time ninyo. So, pag ano naman talaga, pag kunari, day off ninyo, talagang mag-spend po kayo ng time para sa inyong family. Yung iba naman po sa inyo, pwedeng ito, merong nanchichismi sa family ninyo. Taurus, talagang alam mo yun, hindi natin yan maiiwasan dahil hindi naman natin makokontrol ang mga bunghangaan ng mga chismosa. Pero huwag kayong magpa-apekto. Pwede kasi na yung, hindi lang kayo yung pinagchichismisan dito eh. Buong family ninyo yung nakikita ko. Tignan po natin pagdating naman sa negosyo, Taurus. Pagdating po sa negosyo ni Taurus, meron tayo ditong 5 of Pentacles. So, pasensya na po kayo if may naririnig kayong maingay. Kasi, may construction pa rin dito sa tabi namin. Okay? Kaya, yun, pasensya na po kung naririnig nyo man. Okay, so meron tayo ditong 5 of Pentacles. So yung iba po sa inyo, ito tinakasan na yung iba sa inyo ng mga may utang sa inyo. Kaya Taurus, please, huwag na kayo magpapautang ngayong week na ito. Okay, sabihin nyo na lang, nakalabas lahat
yung inyong puhunan. So, hindi mo pwedeng ipautang yung puhunan ninyo kasi malulugi yung business ninyo. Okay, so yan o. Medyo, sabi natin, medyo matumal ngayong week na ito para sa inyo, para sa negosyo ninyo. Pero, change your mindset ha. Taurus, kung gusto ninyo, bili kayo ng citrine stone. Ito yung citrine stone. Paano ito eh? Pang-attracto ng mga, ayan o, ng mga kliyente. Ayan po, citrine stone sa Shopee or Lazada nyo yan mabibili. Wala pa itong 100 pesos. Try nyo pong bumili kung meron kayong budget. Makaka-attract yan. Lagay nyo lang to dun sa lagayan ninyo ng pera. O kaya ilagay nyo sa bulsa ninyo. O kaya naman yung iba pwedeng gawing kwintas. So, tignan po natin. Pagdating naman sa kaperahan, overall kaperahan naman po ni Taurus. Page of Swords. Ayan. So, meron nga dito umiiwas sa inyo, Taurus. Pagdating dito sa, ano, sa inyong kaperahan. So, pwedeng may utang sa inyo, tapos iniiwasan na kayo. So, huwag nyong tigilan yung taong yan. I-chat nyo ng i-chat. Oo, kaya i-chat nyo yung kamag-anak niya. Pwedeng asawa niya. Baka hindi alam ng asawa niya na nangutang siya. Or ng nanay niya, ganyan. So, yun nga po, yung iba sa inyo, medyo may delays talaga dito pagdating sa inyong kaperahan ngayong week. Oo, medyo may makakaaway nga kayo dito pagdating sa pera. Taurus, check natin pagdating naman sa love life mo. Love life naman po, spirit guide ni Taurus. Kamusta naman po? Kamusta po ang love life ni Taurus, spirit guide, ngayong first week of December? Meron tayo ditong attraction. Ano pa po, spirit guide? Ang mensahe natin, sabi, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Ace of Wands. Ayan, so nakikita mo na yung effort dito ng person mo. Ayan o, nagiging balance na po yung relationship ninyo. Kung kayo naman po ay may nakakausap, yung taong to very attracted po sa inyo. So, nakikita ko naman na parang seryosa sa iyo yung taong to. Taurus. Okay, so, ayan o, may love naman talaga akong nafe-feel dito. Tsaka parang yung person nyo very proud sa inyo, Taurus. Sa kung ano man yung ginagawa ninyo, sa kung ano kayo. Tignan po natin ano naman yung blessings na marireceive ninyo ngayong first week. Spirit guide, ano po yung blessings na marireceive po ni Taurus? Meron tayo ditong box. Ayan. So, iba po sa inyo, pwedeng mga orders nyo to sa online shopping. Ayan. Oo. Lazada ba to or Shopee? Dami po. Yung iba naman sa inyo could be balikbayan box to. Pwedeng ma-receive nyo na yung balikbayan box ng inyong parents, ng inyong asawa, ng inyong kapatid. Internet. So, ayan. Yung iba sa inyo, pwedeng magpapakabit na kayo ng internet. Pwede naman akong napawala-wala yung internet ninyo. So, pwedeng maaayos na po siya ng company ng ano ba to? Kunwari, PLDT, Globe, ganyan. Maayos na siya. Parang aayusin siya, pupuntahan siya sa bahay niyo, sasadyain. Tingnan natin, spirit guide. Okay, gift. So, may marireceive po kayo na regalo ngayong week na ito. So, talaga namang magiging masaya kayo. Kahit nasabihin natin yung iba po sa inyo, medyo magkakaroon kayo ng problem pagdating sa money. Para masusolusyonan din naman po yan. Magagawan po yan ang paraan. Taurus, so, yan lang po yung mensahe sa inyo. Ingat po kayo always. More blessings to come. Bye-bye!